Hello mga idol, welcome back to my channel Aljan TV. Okay, hindi pa rin nawawala ang issue ngayon ng deployment ban dito sa bansang Kuwait. Hindi lang po mga taga Kuwait yung talagang nag-iingay sa social media, pati na rin po sa iba pang part ng Middle East. Nakita ko may mga nagbi-video na rin galing from UAE, mga tinatanong nila yung mga kabayan ng taga UAE regarding po sa deployment ban, pati yung Saudi, meron na rin nakita kong nag-vlog regarding sa deployment ban ng bansang Kuwait. Okay, so yun na nga, ang nakikita ko kasi parang lalong gumugulo yung ano eh, lalong gumugulo yung sitwasyon, lalo na yung mga nakikisaw-saw sa issue na hindi naman talaga nila alam, at saka hindi naman talaga sila sa Kuwait. Kumbaga, ang daming lumalabas sa social media ngayon na pati yung video nung lumang-lumang ano, video nung sinasabi ni Pangulong Duterte na papuwiin na lahat ng mga OFW sa Kuwait. Lumang-luma na po yun, 2018 pati yun, sinishare. Yung iba naman, sinishare na rin kasi hindi nagbabasa. Yan ang nagpapahirap talaga sa mga Pinoy eh. Parang share lang ng share, comment lang ng comment, hindi tinitinan yung date, hindi tinitinan yung laman ng video, kung kailan pa nangyari yon. Kaya lalong gumugulo yung ano, lalong gumugulo yung sitwasyon. Okay, sinasabi ko naman lagi, may kanya-kanya tayong opinion sa deployment ban sa Kuwait. So kung ano yung opinion mo yun, respetuhin ko yun. At saka siguro yung iba rin naman nagre-respeto din sila. Nakikita ko lang kasi pag nagpo-post tayo ng regarding sa deployment ban, lalo na kung magtatanong ka, ang dami nagsasabi na sige, tuloy-tuloy na yung deployment ban. Pero pag nakikita mo sa kanila mga profile, hindi naman sila taga Kuwait. Okay? Tsaka hindi naman na kumbaga parang nakikisaw-saw lang po sila sa issue para lang pampanggulo. Hindi naman nila talaga alam yung totoong issue. Syempre, kung nasa Kuwait ka kasi, iba yung ano mo eh, iba talaga yung sitwasyon eh. I mean, iba yung hati yung sitwasyon. Lalo na hati yung opinion, lalo na po kung ikaw ay isang domestic helper, talagang focus ka sa totaliban. Pero pagka skilled worker ka po naman, parang hindi malabo po mangyari kasi marami rin naman po talagang taga Kuwait na maganda rin yung kanilang mga hanap buhay. Pero yun na nga, sinasabi ko, kanya-kanya tayo ng opinion, at saka kung ano yung opinion nyo, rerespetuhin ko at rerespetuhin din po siguro nung iba yon. Kaso nga lang, maraming mga kababayan po talaga na nakikisaw-saw lang sa issue na hindi naman po talaga totally taga Kuwait. Okay, tapos parang gusto lang sumakay sa issue para may mapag-usapan. Lalo na ngayong kung ano-ano na lang mga pinopost, mga maling information na pinopost, parang ano lang, parang nakikisakay lang sila sa issue na issue ngayon dito sa Bansang Kuwait. Kaya mas maganda po talaga ang gagawin natin, kung titingin man kayo sa social media, alamin nyo po yung date, alamin nyo po yung source ng post, para at least hindi kayo malilito, para hindi kayo malilito kasi kayo lang din nagpapahirap sa sarili niyo. Saka yung iba naman diyan na wala namang alam, huwag na kayong makisawsaw na lang sa issue ng ano, kung hindi niyo naman alam, lalo na kung hindi kayo taga Kuwait at hindi niyo alam, huwag kayong makisawsaw para panggulo lang. Okay, regarding naman doon sa nasabi kong opinion, papakita ko lang po yung clips ko sa na-interview po ko sa isang TV station po sa Pilipinas. Pinalabas na rin po ito sa 24 oras. Pakita ko lang po sa inyo guys. Once again, yan po yung opinion ko ha. Kung ano yung opinion nyo, respetuhin ko po yun. So ito na po yung video guys, panoorin nyo. Ang ilang OFW sa Kuwait, pabor kahit pa sa isang total ban. Total ban, sige po, walang problema. Kasi may marami pa naman bansang pwedeng puntahan na hindi tayo inaapin. Marami po talaga yung mga hindi nasusunod doon sa mga agreement. Marami po ang nagiging kawawa, marami po ang naaabuso. So para sa akin po, tama na po. Pero hindi naman daw lahat ng amo sa Kuwait ay masasama. Sana rin daw, huwag madamay ang lahat ng OFW. May mga amo rin pong mabubuti, at saka siyempre, yung mga
andito rin, nangangailangan din po ng trabaho. Maganda po yung idea na yun, pero tingnan po natin sa both sides. Yung mga papunta nandito sa Kuwait, paalisin na lang muna. Then, kasi kawawa naman sila yung mga gastos nila. Huwag naman madama yung dapat na nandito. Kung sino lang may kasalanan, yun lang dapat na talagang bigyan ng parusa. Okay na, pag-uusapan naman po natin yung malaking issue din ngayon sa social media na more on makikita mo sa news feed pag nasa sa Facebook ka lalo. Yung war po between US and Iran. Ang masasabi ko lang po sa mga kabayan natin, lalo na po yung nasa Middle East, guys, wag po kayong basta-basta maniwala po sa mga post na nakikita nyo sa social media. Okay, lalo na po sa Facebook. Kung meron mang pong mga post na makikita nyo, kailangan po lagi nyong i-check kung saan galing yung source, at saka kailangan nyo rin pong, lalo na yung mga announcement, yung mga paalala, lagi po kayong mag-follow lang po sa mga imbahada kung saang lugar man kayo andun. Halimbawa, sa Embassy of Iraq, meron po silang Facebook page na updated naman po yung kanilang mga paalala para po sa mga kababayan. Lahat po yan, kahit yung sa Saudi, sa Riyadh, sa Qatar, meron po yan. Kahit sa Kuwait, meron din pong mga paalala yan na binibigay para sa atin regarding po doon sa kaguluhan nga po ng Middle East ngayon na sinasabi yung US versus Iraq. So hindi ko na lang po i-details, baka maano tayo sa Facebook. Basta yun lang po, paalala po sa ating mga kababayan na wag na wag po kayong maniwala sa mga post na nakikita nyo sa Facebook. Kung hindi po yan galing ng embassy sa its country po, lalo na sa Middle East, wag na wag nyo po kayong paniwalaan kasi kayo lang po yung naglilito sa sarili nyo. At saka, tulad na sinasabi ko, may mga Facebook page po yung ating imbahada sa Middle East. Doon po kayo magpa-follow kung saang lugar mo kayo, kung ano yung mga announcement nila doon. Minsan nga gumagawa pa sila ng video regarding doon sa mga paalala sa mga kabayan. Doon po ang ipa-follow nyo. Wag na wag po kayong maniniwala sa mga post na nakikita nyo lang po sa Facebook. Kung makakita man kayo ng mga post na gano'n, lagi nyo pong i-check kung legit ba yun o di kaya yung main source po nung post para hindi kayo malilito. Tsaka, para sa mga kabayan, sa mga ganitong pangyayari dito sa Middle East, lalo na andito tayo, wala po tayong magagawa niyan, kundi mag-pray. Kasi wala naman po talaga nakakaalam kung ano talaga mangyayari. Kaya ang magawa na lang po natin is, lagi lang pong tayong updated at saka lagi lang pong mag-pray na sana naman po, lahat po ng mga pangyayaring ito ay malulusutan po natin to at kaya natin. So, in case man na darating, wag naman po, talagang handa rin tayong lahat. Okay? Yun lang po mga kabayan ang aking masasabi ngayon. Don't forget po to subscribe tsaka hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na aking pinopost. Once again, kung ano po yung mga sinasabi ko, ito ay opinion ko lang. Kung ano yung opinion nyo, re-respotuhin ko po yan. Okay? Thank you and bye-bye. Okay, like I said, tulad ng sinabi ko na kailangan maniwala lang po tayo sa mga post na mula po sa ating imbahada. Tulad ngayon, recently lang, kaka-post lang po ng Philippine Embassy in Kuwait, public advisory po para sa mga abiso ng sa lahat po ng Pilipino sa Kuwait. Ang kanila pong abiso ay sa kabila po ng mga kaganapan ngayon sa gitnang silangan, ang mga Pilipino sa Kuwait ay nakatitiyak na ang pamalaan ng Pilipinas ay handang magpauwi ng sinumang Pilipino na mapiktuhan ng kasalukuyang crisis sa rehiyon. Okay. Ang mga apiktuhan ng mga Pilipino na hinihiling para sa makauwi ng Pilipinas o hihingi ng iba pang ori ng tulong ay maaring dumulog sa Assistant to Nationals Unit or ATNO ng Imbahada sa Pilipinas sa Kuwait sa pamamagitan ng mga sumusunod. Okay, may mga numero po sila, mga idol, na pwede nating tawagan just in case gusto nyong kumontak sa kanila. Ito po yung 965-6500-2612 at saka 965-9800-5115. Okay, ilalagay ko po dyan yung post na ito sa imbahada para po sa inyong lahat. Okay, social media naman po ng ating Pilipinas Kuwait, ililink ko po sa baba yung facebook.com PH in Kuwait. Meron din po silang Twitter account na twitter.com PH in Kuwait.
Okay, ang mga Pilipino sa Kuwait ay naabisuhan na maging alerto at manatiling maingat at maging mapagmatyag sa mga nangyayari sa paligid sa lahat ng pagkakataon. Okay, itong mga ganitong post na galing po talaga sa Philippine, sa ating imbahada, yan po yung ating laging bantayan. Okay, kasi sila po talaga yung nakakakuha ng information, ng exact information po sa kung anuman po yung mga nangyayari sa atin. Kaya tulad ng sinabi ko, maging maingat lang po tayo sa mga lumalabas po sa social media, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Okay guys, once again, thank you so much and God bless po sa inyo lahat.